Magandang araw sa lahat ng ating mga kapatid mula sa Jordan, sa lahat ng ating mga pinuno na mamahala at nangunguna sa ating iglesia. Itong mensahe na ito ay patungkol po sa positions and standing ng ating iglesia regarding po sa ating katuruan patungkol sa cremation. This is not the standing based on the United Pentecostal as a whole, but this is my personal standing with regards to cremation. Meron kasing nagtatanong na ganito. Sabi ng kanyang asawa na pag mamatay daw siya, gusto niyang hindi siya i-cremate kasi nga against daw sa biblical principle ito. Sabi naman ng asawang babae, sabi niya, mas kung ako gugustuhin kong mas makremate ako kasi nga mas maliit lang ang gastos. Now yan yung pag-uusapan natin sa oras na ito at gusto ko pong ipaliwanag. Alam nating maraming disputes ng mga mag-asawa patungkol dito at ayaw kong maging dahilan na may papanigan na po sa dalawa. Pero gusto ko lang pong ipakita ang standing po ng inyong lingkod upang malaman ng lahat ng mga kapatiran kung ano ba talaga ang katayuan natin sa usaping ito. Una sa lahat, ayaw natin na mag-away-away ang mag-asawa dahil lang doon sa cremation o anuman. Mas mainam pa rin ang pagkakaisa. Ngunit may mga bagay na dapat talagang pag-usapan. Una sa lahat, madalas na tao gusto ang cremation dahil sa mas kukunti ang gastos nito. Pagdating sa burol, mas mahal kaya ang kabaong kaysa cremation. At kung titingnan natin, maraming mga tao na mas pipiliin ang cremation sa gawa ng sa processing nito ay mas madali. Hindi mo na kailangan pang ilibing, sapat na meron ka ng abo sa loob ng bahay. To a certain extent, maraming mga tao din na iniisip ito na in violation sa salita ng Panginoon. Sasabihin nila na ito ay may pagan background. Balik tayo sa Biblia. Kung titingnan natin sa Biblia, we can say na maging si Abraham ay naghahanap ng libingan para sa kanyang asawa na si Sarah. Mababasa sa Genesis chapter 23 verse 9. Si Joseph din ay inustusan ang kanyang mga anak at ang kanyang lahi na huwag kalimutan ang kanyang buto. Genesis chapter 50 verse 25. Maging ang Diyos mismo, ang Panginoong Diyos natin mismo ang naglibing kay Moses sa Deuteronomy chapter 34 verse 5-6. Ibig sabihin, very important para sa Panginoon ang paglibing na ito. The same thing that happened in New Testament, si John the Baptist ay inilibing din sa Mark chapter 6 verse 29. Yung mayaman sa kwento ni Jesus sa Luke chapter 16 verse 22. Lahat sila ay inilibing, no? Maging si Lazarus, John chapter 11 verse 17-19. Si Ananias at si Sapphira in the book of Acts. Maging si Jesus mismo sa Mark chapter 15 verse 46. Walang naka-record sa New Testament na cremation. Tama po kayo dyan. Wala pong cremation na naitala sa New Testament. At ilang mga believers nag-argue na it is inconsistent na tayo daw iniligtas na ng Panginoon sa pananampalataya. Tapos ngayon, susunugin natin yung katawan ng tao. Pero hindi po doon yung prinsipyo ko eh. Naintindihan ko po na mayroon tayong panig na sa Bible talaga wala tayong cremation na mababasa. Kasi sinasabi kasi ng ilan na kung ikikremate daw, ibig sabihin sinunog mo na. Hindi na tayo pinarusahan eh. Bakit mo pa susunugin? At sabi naman ng ilan na ito ay isang pagan na practice. Now, gusto kong ipaliwanag ito. For our part, we don't believe that cremation needs to be viewed as a spiritual issue. One could just easily argue that the custom of burial in ancient Israel was nothing more than a reflection of Bible's cultural context. In short, it's not more of spiritual thing. It is a cultural thing. Yun po ang standing natin sa cremation. Ang paglibing
ng Israel, hindi dahil meron siyang spiritual significant. Ginawa po nila yun dahil yun yung kultura na meron sila. Ngayon, kung titingnan natin yung away mag-asawa na una na nating pinag-usapan, nasasabihin ng asawang lalaki na ayaw niyang makremate kasi nga i-re-resurrect siya na may bagong katawan at papalitan siya ng bagong laman ayon sa 1 Corinto 15:47 to 57. Diyan po yan nakasulat, 1 Corinthians 15:42 to 57. Nevertheless, ito yung katotohanan mga kapatid. Our physical bodies suffer disintegration, whether through decays or through the fire. So, whether we like it or not, when we died, itong katawan natin is magdedegrade talaga ito. Wala na itong moisture, wala na itong laman, magiging alikabok na lang ito. Ibig bang sabihin, the same na alikabok o alabok na kinuha ng Diyos ang ilalagay din sa katawan natin? Ganun ba kakuripot ang Diyos? Ibig bang sabihin na pag nasunog tayo, hindi na tayo mare-restore ulit kasi kailangan yung buto is available pa rin? Papayag ka ba na yung buto mo na luma, isang lalagyan ng Diyos ng bagong katawan? Of course, hindi. Kasi luma na yun eh. Kaya nga, ang point ko po ay ganito. Hindi po yun spiritual aspect. It's a cultural thing. So our understanding is very simple. Pag gustuhin ng isang tao na makremate, sa kanya yun. Pag ayaw niya naman, nasa sa kanya din yun. Pero para sa akin, whether I will be cremated or not be cremated, I still believe that we will be resurrected with God. We will have a new flesh. Because our soul will be judged. Our spirit will go back to the Lord. Our body will turn into decay. Ang lalagyan po ng laman ay yung soul and spirit, hindi yung buto. Gusto ko po ipaliwanag na ang lalagyan ng laman ay hindi ang buto, kundi yung soul and spirit natin. Yun yung lalagyan ng laman and we will be facing the Lord. So whether you will be cremated or not, you will remain to be resurrected in the last days. Yun kapatid ang ating standing, and I hope I made it clear before you and to all of our brothers and sisters who are there. Right now, sa lahat ng ating mga tagapakinig, gusto kong ipikit natin ang ating mga mata and let's start to reflect on this message. Father in heaven, help us a clear understanding of your purpose and will. Guide us, O God, about the issues of cremation. Now I have shared my positions and standing, O God, with regards to this particular teachings, O Lord. Bless your people and help us to understand. In Jesus' name, amen. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa lahat ng ating mga kapatid sa Jordan at lahat ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang panig ng mundo. Hanggang sa muli, paalam po.